Sa loob ng haliging ito, minsan na akong hinili ng inang bayan. Anong pagsasanay ang siyang magpapabali sa isipan ng taong binulag niya ng nagpapanggap na liwanag? Walang katumbas ng lakas na taglay ng isang paniniwala. Sa paniniwalang sa liwanag, ikay dapat manalig. Hindi mo babatid na liwanag din ang siyang bumubulag sa iyo. Tulad ng pananalig ni Sisa sa mga fraile, ang kanyang pag-ibig sa pabayang asawa, kabagan kang nagahastang kulisap na nagpapalinlang at tila uhaw na uhaw. Nakikipagseksikan, nakikipagagawan sa liwanag ganin mo'y kaluluwang lugar. Tama bang kamuhian ang dilim kung nasa dilim ang inaasahan mo? Paano kung sa dilim mo makikita ang tunay na kaulugan ito? Sa mga pinagkaitan ng paningin, hindi ba't dilim ang kumukukuk? Ang dilim ang siyang yumaya po sa pagod ng katawan. Ang siyang saksi sa tunay mong asal. Siyang pumiling maging tagapangalaga ng iyong mga lihim, ng iyong dangal. Sa dilim ikaw ay hinugot. Sa dilim ikaw ay babalik. Hanggang kailan ka magpapakabulag sa sinasampamuluanan? Hihintay mo pa bang makita ang tunay nitong bangis, ang likas nitong anyo? Huwag sanang paintulutan na maganap ang takda sa panahong ito na tulad ng pagtakas ng katinuan ni Sisa nung nawala ang lahat sa kaniya. Na sa isang gabi nagbago ang lahat. Nawala ang lahat. Sa kamay ng anghel ng liwanag na siyang tinakwil ng langit. Sa pananasang mahigitan ng siyang tunay. Husto na ang sabi ng umaga. Bilang inyong lingkod na naninilbihan sa bayan tuwing kumakagat ang dilim, liwanag ang siyang nagpapaalala sa akin ng pahinga. Sa tahimik at payapang umaga, kasabay ng huni ng mga maya, antok ang siyang umihili sa aking kamalayan. Tila kundimang nanunuyo at sa aking umaawit. Halat matulog na ang siyang mulat sa magdamag. Ngunit tila ang umagang ito ay iba, pagkat sa aking pagpapahinga ay pagising ng siyang makata, siyang alagad ng sining na nananahan sa kaloob-looban ng aking pagkatao. Hindi ko lubos maisip na sa eksena ng mga CLARA at IBARRA na palabas ng GMA 7 siya'y muling magliliyaw. Siyang sa aking gumagabay sa pagbuo ng hugis at anyo, pagkat kulay ang lengguaheng kanyang binibigkas. Puso ng damdamin ang siyang sa kanya ay nagpapabuhay. Siyang nangungusap sa mga kaluluwang mulat at nais mamulat. Tinatawag niya ang sarili ng Talas, pagkatulad ng isang tabak. Likas sa kanya ang bumaon sa utak at butong kaluluwa at ng espiritu, ng pag-iisip at saloobin ng puso. El Talas na siyang nauna pa sa akin, ang siyang nananahan sa mga patuloy na naniniwala. Pagkat ang bawat pintay panalangin, bawat obrang ay tanong sa dakilang lumikha, anong dahilan ng ganitong pag-aagamagam? Sa di alam bang napakahusay ni binibining Andrea Torres sa pagganap niya ng Sisa, kaya tinayaan ko na lamang damdamin ito na sa aking gumapos. O siyang El Talas na sa atin nangungusap at nagpapaalala, saan yung matalinhaga, labing-apat na likha? Iba't ibang anyo ni Sisa na hango sa iisang pagganap. Sa malaya ninyong kamalayan, hahayaan ang inyong paningin sa panghuhusyo. Pagkat silang nakakakita ng kulay at nakakadama ng yakap sa bawat pinta, yakap ang aking alay.
at silang nakakita ng anyo at ang husga base sa nakikita ng anyo ay silang patuloy na binubulag ng liwanag. Kung sino man ang may pandinig, ikaw ay makinig, dahil anuman ang ginagamit ninyong pangsukat sa panghuhusga ay siya ang gagamiting basihan upang kayo'y husgahan. Sisa Sisa. Hi po, si Andrea Torres po to. Gusto ko po kayo imbitahin na manood ng vlog ni Marcus the Human. Nako, wag na wag niyong papalampasin to. At syempre, like, share, and subscribe.